She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. Sa lahat, no? Exercise natin to habang nandito tayo sa loob ng bahay. Gosh, yeah, obvious di ay. And now we come to the thrilling final as it's over here. Hello mga kumari, welcome back again to my channel. Ngayon ay gagawa na naman tayo ng another cake recipe. Request ito sa isa sa aking mga subscribers na no bake, no oven, no yeast, no baking soda. Yun ang sabi niya sa akin. So let's start mga kamamsi, gagawit lang tayo ng tatlong ingredients sa paggawa natin ng cake. Let's start! Etong ating magiging ingredients sa ating gagawin na cake. Gagamit tayo ng all-purpose flour, 5 itlog, at saka white sugar. Yan lang ang gagamitin natin. Hindi natin gagamitin lahat ang ating harina. Nilagay ko lang dyan kasi may gagamitan ako. Okay, lagay na natin ang ating itlog. 5 itlog ang ating gagamitin sa ating gagawin na cake. And hopefully, masucceed ang ating gagawin na invento na naman na recipe. Lahat, no? So, ibit natin ang ating itlog. Ito lang gagamitin natin. Hindi rin tayo gagamit ng mixer para makarelate ang aking mga viewers na walang mixer. Ayan, napagsama na natin ang white egg at saka yung egg yolk niya. Kukuha tayo ng sugar. Gamit muna tayo ng pakunti-kunti na asukal. Game. Habang nagbabati tayo, ihulog-hulog natin ng pakunti-kunti yung ating asukal. Pagtsatsagaan natin ito, batihin hanggang sa mamix yung ating sugar sa ating itlog. Pagtsatsagaan lang natin itong haluin. Haluin. Masakit sa kamay. Diba yellow yan? Magiging light yellow siya. Nalagyan pa yatin natin ng asukal maya-maya pa ng konti. Kasi matabang niya. Nalagyan pa natin ng asukal. Dagdagan na natin ng asukal. Ayan na. Bali 1 cup ng white sugar ang nilagay natin. I-mix lang natin hanggang sa mag-change yung color niya into light yellow. Pero kung meron kayong mixer, huwag nyo nang pahirapan yung sarili nyo gaya ni Presbyter. Napapansin nyo siguro medyo nag-change na yung color niya. Yan, halu-haluin nyo lang yan. Pagtsatsagaan nyo kung wala kayong mixer. Pero pag may mixer kayo, in 4 minutes to 5 minutes, okay na to. Kaya lang pag ganito, hindi tayo gumamit ng mixer, ay siguradong nasa 10 minutes ito. Kasi mangawit sa kamay. Magkabilaan na kamay ang ihahalo nyo. Pagkatapos ng kaliwa, kanan naman. Ganun lang yon. Para pag sumakit yung kamay nyo, pareho. Hindi lang kabila. Exercise natin to habang nandito tayo sa loob ng bahay. Lapit na to kasi nag-change na yung color niya. Pero kailangan pa rin natin siyang batihin. And then ilagay na natin yung remaining ng ating 1/4 kilo. Bali 1 and 1/4 cup na white sugar ang ginamit ko. Or 1/4 kilo. Kita nyo siya mga kamamsi, nag light yellow na siya. 8 to 10 minutes ko itong binati mga kamamsi. So ito ang resulta niya. Ayan o. So kukuha tayo ng 1 cup muna dito sa ating all purpose flour. Kaya ko ito hindi sinukat para makita nyo kung paano ko nilagay sa cup yung aking arena. Kasi minsan kapag dinidikdik nyo, sumusobra yon. So ganyan yan. Tapos, ilalagay natin, isisip natin dito. So, 1 cup muna yan.
tayo-tayin natin para sure ball. Then, isip natin. Halo natin. 1 cup pa yun, mga kamamsi, ha. Hindi natin lalagyan kaagad-agad kasi nag-e-experiment tayo as of now. By this time, lagyan pa natin siya ng arena. 1/4 lang yung dinagdag ko muna. Tsaka natin i-mix ulit. So, I think tama lang yung 1/4. So, ito na, mga kamamsi, bali, ang ating nailagay na arena is 1 1/4 cup na all-purpose flour. Ito. So, ayan, ganyan kalapot yung ating mixture. Set aside natin ito dahil kukuha tayo ng lalagyan. So, ito na siya, mga kamamsi, oh. Sinet aside ko siya after 5 minutes itong nangyari. Padingas muna ako ng uling. Pero kung wala naman kayong ulingan, eh pwede naman kayong magsalang doon sa inyong gas stove. Okay? So, ito na yung result niya after 5 minutes. So, ito na rin. Nilagyan ko siya ng wax paper. Tapos, kung wala kayong wax paper, pahiran nyo na lang siya ng oil o di kaya ng konting oil o di kaya margarine. Okay na yan. Tapos, ilagay na natin ito. And hopefully, magkasya. Kung hindi kasya, eh walang problema. Lalagay natin sa iba. Ay, kasya, obviously, ay. And then, itaktak natin para mawala yung bubbles niya. Ito na, mga kamamsi, pinainit kung mabuti ito. Tapos, saka natin ilagay. So, balikan natin siya after 25 minutes. I-check natin ka ba, kasi baka masunog. Hindi pa natin alam kung ilang minutes yan, eh. So, balikan natin after 25 minutes. After 25 minutes, check na natin. Ganda niya. Ay, hindi pa. Hindi pa siya masyadong luto. Pero balikan natin siya after 10 minutes. And by the way, parang medyo pumula na yung nasa tabihan niya. So, ang ginawa ko, nilagyan ko siya ng another yero para hindi madiretso yung apoy dun sa kawali. 35 minutes sa low heat. Ito na ang nangyari, mga kamamsi. So, tatanggalin natin yan kasi luto na yan. Siguradong sigurado ko na yan. Double check natin, pero obvious na talagang, ayan na, wala na. Luto na siya, mga kamamsi, tanggalin natin after 35 minutes sa low heat. Dahan-dahanin nyo, yan. Tingnan natin kung na-overcook na ba siya, whatever ba siya. Kasi kanina, medyo malakas yung apoy ko nung una kasi nga dun sa uling. Pero i-low heat nyo para maganda ang pagkakaluto. Mga kamamsi, huwag nyong sosobrahan yung apoy ninyo. Nasunog yung ilalim niya, oh. Huwag nyong lalakasan yung apoy nyo. Low heat lang talaga kasi tingnan nyo nangyari. Umitim talaga siya. Hinaan nyo ng apoy. Lesson yan, mga kamamsi, ha. Malakas yung apoy ko kanina pagsalang, pero as in maganda siya. Kita nyo naman siguro. Pahinaan nyo lang ng apoy. Ganda yung result ng ating mixture. Nakita nyo, mga kamamsi, as in fluffy siya, as in malambot siya. Ang pagkakamali nga lang, masyadong malakas yung uling ko nung unang-unang salang nito. Kaya tikman natin. Namoy ko muna. Ano siya, mga kamamsi? Aming idlog. Pero masarap siya. Yung asukal niya, tamang-tama lang. I-try nyo. Huwag nyo lang sunugin kasi baka masunog na kagaya na niluto ko. Hinaan nyo yung apoy. Masarap siya, mga kamamsi. Masarap siya. Masarap siya. Kahit nasunog yung ilalim niya, masarap siya. Promise. So, hati-hatiin natin, mga kamamsi, para sa kapitbahay. Yung isa sa amin. Tapos hatiin natin. Tatlo yung bibigyan natin. Hindi naman natin pwedeng hati-hatiin ng maliliit yan. Hindi sila magbubusog. So, ganda. Hanggang po talaga. Yan, oh. So, ito na. Ito ang sa akin. Itong tatlo sa kanila. Tig-isa-isa sila. Thank you so much sa nag-request nito sa akin. At least natuto ako. Thank you so much.
So if you like this video, give me a thumbs up, subscribe to my channel, and tap the bell for more updates. Bye!